ay isang video na kakaiba dahil dito normal sa aking channel. Pero ngayon, gagawin to para sa inyo dahil madami nagre-request ang aking room tour at ang studio tour. Pero bago yan, dito muna tayo sa kwarto ng aking kuya. Ayan, naayaw niya talagang magpaano. Medyo busy po siya, isa siyang ano, isa siyang delivery boy. Pero ngayon guys, dahil madami nagre-request sa inyo, kaya itutour ko kayo, kahit may ngayon yung kabilang kwarto dyan, what? Diba? Oo, oh, lalo na yung kuya, ano, oh, diba? Oh, ngayon guys, dahil nagre-request kayo, ay hindi naman ako syempre madownload, kaya itutour ko kayo sa aking kwarto. Hindi pa siya ganun ka-updated yung kwarto ko kasi papagandahin ko pa siya. Ngayon, sayang naman kayo, i-vlog ko na muna. So, pasok tayo. Let's go. Siyempre, pag aalis ako, magbibis ako, dito ako natingin kung okay ba yung OTD ko. So, tingnan nyo. At siyempre, hindi lang yan kasi meron din akong halaman. Ayan, si, ang pangalan nito, si Pototoy Big. What? At ito, si Pototoy Small. Ayan, ay totoong halaman at may buhay sila. Parang buhay ko din yan. Iningat ako sila. Aww. So guys, ang next natin na corner, ito ang aking damitan. Ayan, cloth wrap and sabitan ng mga damit, ha? Pero sa Tagalog, sampayan. Di ba sampayan lang naman talaga yan? Ang ginagawa ko kasi, ito yung cabinet ko talaga ng mga damit. So dito madami akong damit. Ayan, pag madami ako, pag kailangan ko ng mga damit, dito lang ako kukuha. Ang ginagawa ko kasi, pag may event ako, halimbawa, limang araw yung event ko sa isang linggo, nilalagay ko na kagad dito yung OTD ko para kada araw, kahit yung Monday, kahit yung Tuesday, ito yung pangatlong araw. So naka-ready na siya, hindi na ako mahirapan. Ito na ang next corner natin, ayan. Ayan ang aking table. Actually, itong table na to, galing to sa sala namin. Eh, wala na akong pambili ng table, kaya kinuha ko na lang, ninako ko na lang. Ayan, sa baba may mga babasahin. Ito actually ang lagi kong binabasa pagka ano, isang Biblia. Tagalog kasi hindi ako masyadong ma-English eh, kaya Tagalog talaga yung inaano. Sa mga hindi nakakaalam, isa akong dating Youth for Christ yun. At naging leader ako ng high school base, ayan, sa school namin. Ewan ko ba ba't naging ganito yung channel ko? Mga pangmukha. So next, dito yung camera ko. Dati ko na yung camera, luma na yan. Pero ginawa kong pang design. Eh sayang naman kung itatapon ko. At next, itong kwago. Ito kasi na, nakikita-kita kayong itsura ng kapatid ko dito. Binili ko to kasi feeling ko isa akong kwago. Paggabi ako isip. At ayan, ito naman ang next, ang halaman. Totoo dito, binili ko lang. At pinahalagaan ko yan. At syempre, mawawala pa ang ating silver plate button. Dati guys, gusto ko sana mag-vlog ng tungkol dito. Pero nalipasan ng panahon. Nakaabot na ako ng 500-600k. Hindi ko parang na-vlog. So, at next, ito naman ang ano natin. Sabitan. Ano ba tawag dito? Hindi ko din alam. Ito ba akong sabitan ng bag? Actually, madami akong bag. Pero tinatago ko dun. Nilalagay ko lang dito yung minsan ginagamit ko. At ito naman ang aking mga cup. Ayan. Ito favorite ko. Alam niyo ng mga Choy ko, mga Hobbit Brothers, na favorite ko to. Kahit may mga kapahong iba, ito lagi sinuso. At ito ang next na painting ni, ano, Policarpio III Di Macchiato. Eh, napakamahal po niyan. Pinili namin to guys, dun sa may museum sa may Manila. Ito, this is worth 56,000 pesos. Aww. Pero, walang totoo dun sa sinabi ko. Napili ko lang yun sa, ano, shop. At next guys, ito ang favorite spot ko kasi madalas ako magpatambay ng kaibigan, katropa at mga klase ko dito. So, ito ang aking mini tambayan na yan. Tapos sa baba naman ito, ano yun? Parang di umano yung paa. Yung mga katropa ko kasi napunta dito mababa ko yung paa. Kaya nagyo ko ng air freshener dito. So ayun, tapos yung next dito is yung peking halaman. Kasi total madami akong peking tao, kaibigan. Yung? So ayan. Peking halaman lang din yung nilalagay dito. Kasi ayoko na madilig na madilig. Yun na lang yung mga maliliit na halaman yung inaano. So ito, ito diba si Big Chochoy? Ito, si Small Chochoy.
ito si Jumbo Chocho yung ano, itong pangalan nito, halaman to. Ito, paggabi lang nag-date kami ni Love, no, and binigyan ko siya ng flowers. Tatlo yan, ibig sabihin, akala nyo, I love you, hindi, I hate you. Kasi magka-away kami nun. Hindi, pero yan, I love you, ibig sabihin yan. Tapos ayun, lagi siyang pag binibigyan ko siya ng flowers, lagi niyang nilalagay sa vase na ganyan, para hindi nalalanta. At next guys, ito ang aking mahiwagang painting. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam, ako po ay isang multimedia artist. Ayan. So, ang course ko po nung college ay ABMMA, Bachelor of Arts in Multimedia. And ayun po, about sa mga pag-edit, graphic design, photography, at ang artwork ko nung dati nung nag-exhibit kami. Ito guys, so, kung aalan yung painting siya, hindi guys, ginawa ko model yung pinsan ko. Ito ay pinaint ko yung mukha nila ng neon painting. Ayan. Pininturahan ko yung mukha nila. Tapos, may blue light lang. Blue light para nag-glow yung mukha nila. So, inayos ko lang yung camera setting and pininturan ko sila. So, kapag ngayon, kasi itong studio ko, iba-iba yung ilaw, iba-iba yung mood na ginawa ko. So, ito yung tatlong to. Ayan, merong tatlong ilaw. Ay, hindi pala. 2, 4, 5. Tama ba? 5. Lima-limang ilaw. Actually, hindi lang po yan 5-6 yan kasi itong gitna na to, color white siya. Tapos yung dalawa, dim light. And then yung dalawa din sa pinaka-gilid, spotlight yun na na-a-adjust. And ayun, yung painting na yun, mga giraffe yan na dinesign ko lang. And ayun, after nun lahat guys, meron akong ilaw. So, hindi lang yan. Ito, tingnan nyo ang mangyayari. Kung mukhang normal na painting lang. Pero, naging iba-iba yun ang kulay. Depende sa ilaw na nakatapat sa akin. So, ito ang papakita ko sa inyo. So, next guys, itong table ko. Ayan. Ito ay, pinili ko siya. Hindi ko ito kinostomize kasi medyo mahirap magpagawa ng dito. So, pinili ko na lang siya. Pag gusto mo mag-edit, i-adjust mo lang itong mga upuan nito. Kapag mag-isa lang ako, natatabi ko lang yung mga yan. Pero kapag may mga tao na gusto bumisita sa akin, so ito, na-adjust to guys. So, ayan. Sa ilalim nito, merong storage. Makikita nyo dito, pakitan. Yan, makikita nyo ang makalat kong mga gamit. Diyan ko tinatago yung mga baho ko. Ayan. Ayan, pwede na yung apatan yung table. Kasi yung table doon, ilalagay ko dyan. Pero kung kulang pa din at madami pa rin, pwede pa din dito. So, ayan. Malakihan siya at yung pinababa ko lang. Nagiging office namin din ito. Ilang yun guys, kasi dahil naiba ang mood dito. Kung gusto nila mag-party, may time na chillax kami dito. Naiba ang mood dito. Ilaw ko lang ito. Ayan. At syempre, bubuksan ko ang neon vibes dito. So, ayan. Ngayon guys, ay papapasukin ko na ulit sa aking simple kwarto. Maliit lang siya at normal lang siya. And gusto ko lang yung kwarto ko kasi sobrang comfy niya and comfortable dun sa kwarto ko ako. Parang pag nandito ako sa bahay, wala na akong pakialam. Minsan nga, may kailangan akong gawin, nakakatulog na lang ako buong araw. Minsan tulog ako 24 hours, ganun kalala. So baso kayo. Ayan, dinubuksan siya. Fast line. Pasok tayo, let's go. At welcome guys sa aking maliit na kwarto. Andito yung pusa ko. Meow. Labas na ako sa kabilang. Dito ko muna sa kabilang kwarto. Ano? Sa studio mo. Ang pangalan itong pusa ko na to ay si Labidubs. Labidubs! Ay, aso pala. Ayan guys, ito sobrang comfy nitong kwarto ko na to. Ako din yung nag-design nito. Actually, wala pa siyang mga design kasi lalagyan ko din ng mga neon vibes na sulat dito. And next time, papakita ko sa inyo kapag updated na to. Pero ito ang aking malaking kama. Ayan, na napakilaki talaga kasi ito ay king size. Napaka-comfy nitong kama ko na to kasi ito, comforter, ayan. Comforter, and then itong unan ko. At syempre, itong si Choi Fry. Kung nakikita niyo yung Instagram ko,
host kami ng Big Brothers dito kasi nakukitan kami lahat kami meron dito, sila agad din. So ayan, favorite ko daw lagi pag nagtutulog ako dito. Actually, pag nakikitulog siya sa bahay, nandito siya, nandito, pakita mo. Ayan, pag natutulog siya, nandiyan siya talaga. Tapos ako nandito, nakadilig lang ako. Ganyan kami nagtutulog kasi isang reason kung bakit tayo gano'n. Bakit? Kasi hindi kami komportable. Oo, pag nagkakadikit kami, as, parang natitikip na kami ganyan. Ay, ang inip. Ganyan, kahit naka-aircon. Love me doon si Pinky Swear. Oo, yung malaki na regalo ko sa kanyang. Ang dito sa gitna namin. Oo, nandiyan. Tapos, ikaw lang kami ganyan. Promise, mamatay man lahat ng kamag-anak ko. Ganun kami matulog, as hindi kami nagtatabi. Pero ayun guys, syempre dapat nga lang nasa tama. Ngayon, ganun din kami natulog. Promise, walang halong biro, walang pagsisinungaling guys. Hindi naman kami parang magsinungaling sa inyo. Na, ayun, ganun kami talaga matulog. Baka akalain nila lagi ako dito natutulog, dito ako nakatira. Malapit lang dito yung bahay ko. Kaya minsan pag ginagabi ako dito may wifi, dito may aircon. Dito na ako pinapatulog ng mama. Guys, ang pinakaayaw ko kay Baninay, pag minsan dito siya natutulog or pag napunta siya dito, tulog na tulog ako, sobrang sarap ng tulog ko. Tapos pupunta siya dito, may cracker siya na galing sa ref. Tapos gagawin ko siya. Gagawin siya. Hindi ko alam kung anong trip niya. Tanungin niyo nga siya. Tanungin kita. Anong trip mo talaga? Kasi feeling ko ang sarap-sarap na tugumanon, tapos pag nasira. What? Pinakustomize ko lang dito ang ayan yung wall, ayan ganyan siya. Hindi siya normal na plain na wall, ayan. Medyo may ano siya? May accent, may style siya. Tapos ito naman yung mga ilaw, pinakustomize ko yan sa isang electrician. And kasi gusto ko nga ng cove light and may mga spotlight sa kwarto ko. Eh para makapag-shoot din ako dito. Yun talaga yung purpose nun kung bakit ako nagpaganda ng ilaw dito. And dito tayo sa kabilang side. So dito na tayo sa kabilang side, ito ang aking malaking bintana. Ayan, may cortina ako. Actually, hindi pa yun yung choice ko ng cortina, pati nitong comforter na to. Kasi nung pinayos ko to, ayan na yung nilagay ng mami ko. So wala pa akong time para mag-ayos. Pero dahil nag-vlog na ako, wala na, ayan na lang. So ito, ang pinili kong speaker na napakaganda kasi sobrang lakas ito. O diba? Chinese yan guys, Chinese yung lagi niyan. At hindi lang yun ang aking speaker, meron din akong brown na speaker ng my phone. So, ayan, side table, na dyan lang nilalagay yung mga gamit ko, pabango ko, deodorant ko, and mga sing-sing ko or bracelet, ganun na kung ano-ano. Pero, so guys, ito talaga ang pinaka-favorite at pinaka-iniingatan ko sa loob ng bahay ko. Kasi, sa loob ng kwarto pala, kasi ito talaga yung pinaka- nag-invest ako kasi binayaran ko talaga siya ng napakalaking halaga. So, ito, binili pa namin siya dun sa isang mall na nagbebenta ng... Ay, hindi, binili namin siya sa Art Exhibit. Yun, di ba, love? Art Exhibit. So, sabi ko nun, bibili ba ako ng isang ganito kamahal? Actually guys, this is worth 150,000 pesos. 150,000, so sabi ko, worth it ba bumili ng ganito kamahal na art? Feeling ko worth it naman. And, yun, binili namin. Pinayagan naman ako ng mami ko, pinayagan ako nila. So, binili na namin yung kasama namin dito sa bahay. Sabi ko, lagi mong punasan yan, ingatan mo kasi ang mahal-mahal niyan. So, ayan. What? Ay, nako, Eiffel ka. O, sige na nga. 200 pesos lang to sa divisorya. Eiffel ka? Sinabit ko naman. Guys, ayan, 200 pesos lang siya. Sige. May halaman ulit ako dito, may side table ako dito. Kung saan pwede akong kumain. Pag nakain ako dito sa kwarto, dito ko nilalagay mga pagkain. And my electric pan. Ito naman yung lagayan ng mga laundry. Ng mga maduduming gamit. At ito, pinaka-favorite ko to. Hindi, totoo. Mamatay, ha? Ito pinaka-favorite kong design sa kwarto ko. Ang tawag dito, Buddha, di ba? Buddha. Anong pinaka-favorite part mo ng kwarto mo? Pinaka-favorite part ko? Dalawang okay. Part ko. Una, ito, isa namin, itong OOTD mirror ko. At yung pangalawa, itong kama ko. Anong pinakamahal na gamit mo sa kwarto at studio mo? Pinakamahal? Piling ko yung kama ko. Kama ko is 30,000 pesos. 30,000, yun yung pinakamahal. Kasi wala na, hindi naman ako Chris Aquino na bumibili na
mo yung simple nga doon, no? $70,000. Hindi, pero ito, nabili namin siya sa Furniture City, ayun, na $30,000. Kasi napakalaki niya, so, feeling ko mura naman na siya sa 30K kasi very comfortable naman tong kama na to. And so, actually, kapag pinagsama-sama tong kama ko na to, worth, ano siya, 30 plus... mga worth 50K, kasama na yung kutsyon. Yun, kasama na yung kutsyon kasi yung kutsyon parang 15K ito. Ayan, iba pa siya sa kama. Yun na yung pinakamahal. Yung painting doon, yung din totoong 150K. Anong pinaka-favorite damit mo sa lahat? Parang, as of now, itong jacket na pa pala. Ito. Kasi ang ganda niya yung sa murang halaga, eh. Napaporma ko ng maganda talaga, eh. Anong pinaka-mapagmamalaki mo dito sa kwarto mo? Sa kwarto ko, bukod sa akin. Hindi, ito pala, ito, yan. Silver play. Silver play, yan, button. Kung para sa iba, simple pa lang ito, pero ayun, masaya na ako dito. And hindi ko naman kasi in-expect na magiging YouTuber ako. And sana mag-roll to 1 time, para magka-gold tayo, guys. So, ayan, subscribe. At ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa aming tour. Oh, ito pala si Watchile eh. Mag-vlog ako next time kasama siya, abangan niyo guys. Ay, wait lang love. Ito pa. Pachis! Kami. Massage. Actually guys, sa mga hindi nakakalam, mahilig po ako sa pusa. Kung bibigyan niyo ako pusa na lang kaysa ibang bagay at aso kasi mas gusto ko ng pusa. Ayan, meron akong mga pusa madami. Yung iba nasa baba. Ito ay isang Persian. Puchi! At ayun guys, maraming salamat sa panonood ng aking vlog na to. Napakasimple lang. At ayan, salamat din love sa pagsuporta. Huwag niyo kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Comment kayo guys ng kung anong gusto niyo pang i-vlog namin dalawa ni love. And ayun, mag-subscribe kayo sa aming channel at sa aming social media. Maraming salamat guys and see you on my next vlog.